Yesu Kristo'y nabuhay, nalangit sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes sa ika-anim na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan. Ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila sa bantay, ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga imno. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, anupat nayanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ang mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo.
Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatirepa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi rin iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, pagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling." Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ako poon, buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Nahahandang harapin mo, mapupusokong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sisimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Isusugo, ito mo ang ituturo. Pangako ni Kristong Guro, Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngayon'y paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan
na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipapakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit ang mga kasama nating kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ano pong pakiramdam ninyo kapag ka may mahalagang tao sa inyong buhay na aalis, mangingibang bansa, magtatrabaho sa malayo, o kaya ay biglang pumanaw at iiwan kayo? Di ka ho'y malungkot. Yun din ang sitwasyon ng mabuting balita ngayon. Si Jesus namamaalam sapagkat siya'y babalik na sa Ama. Alam natin pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus, makalipas ang mga araw siya'y babalik. Katulad niya sa ating pagdiriwang, ngayong linggo ay linggo ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Pero ang sabi ni Jesus, sa kanyang pag-alis, magpapadala siya ng sugo. Yun ang Espiritu Santo. At sa ating kapanahunan ngayon, kaya tayo nakararamdam ng mga pakiramdam kung ano ang tama at mali, kung paano tayo nagiging malakas sa pananampalataya, kung paano tayo hindi nawawala ng pag-asa, lahat iyan ay dahil sa Espiritu Santo. At ang pakiramdam ng mga apostol sa mabuting balita ngayon, talagang malungkot dahil aalis si Jesus. Aalis ang mahalaga sa kanilang buhay. Pero sa pag-alis ni Jesus, may pangako. Ipapadala ang Espiritu Santo. Alam po ba ninyong tinanggap na natin ang Espiritu Santo? O kilala ba ninyo ang Espiritu Santo? May isang sumagot, "Huwag ko kayo nakatingin laang sa akin." Aba, siya. Kayo lahat nakatingin sa akin. Kilala natin ang Espiritu Santo? Kilala, nakita nyo naghahong Espiritu Santo? Hindi. Bakit? Sa ating pananampalataya, napakaraming paglalarawan ng Espiritu Santo. Siya ay pinapakilalang kalapati, pinapakilalang malakas na hangin, pinapakilalang malakas na kulog, o kaya ay matinis na boses. Marami. Sapagkat ang Espiritu Santo ay Espiritu. Hindi nakikita. Hindi mararamdaman. Paano tayo makakasiguradong nasa atin ang Espiritu Santo? Hindi pala siya nakikita. Hindi pala siya mararamdaman. Paano tayo makakasigurado na yung sinabi ni Jesus na ipadadala niya na tinanggap natin sa binyag at sa kumpil? Paano tayo makakasiguradong nasa atin ang Espiritu Santo? Hindi ho siya nakikita? Hindi niyo siya mararamdaman? Gusto niyong makasigurado kung nasa inyong Espiritu Santo? Tanungin ninyo ang inyong sarili kung mabait kayo. Pagka kayo alanganin siya, pagka ang tanong, mabait ba ako? Yun. Kapag tumagal kayo ng sagot, ay malamang, hindi. Mabait ba ako? Naku, napatagal din ang sagot si Father.
Kapag ka mabuti ka, kapag ka mabait ka, sigurado nandyan ang Espiritu Santo. Pero kahit nagkakamali ka, kahit nagkakasala ka, laging nariyan ang Espiritu Santo. Siya ang mag-aanyaya sa iyong bumalik. Siya yung lagi mong naririnig. Yung halimbawa, lumabas ka ng isang umaga, nakita mong iyong kumare nagkakape sa kanyang harap ng bahay. Siya yung magsasabi sa iyong, chichismis ba ako ngayon o mamaya na? Yun, Espiritu Santo yon. O halimbawa, may namamalimos, yun yung pag-iisip na magbibigay ba ako o hindi. Espiritu Santo yon. O halimbawa, ngayon, o yan, nakaupo tayo sa misa. Makikinig ba ako kay Father o tutulog ako? Yun, Espiritu Santo ho ang nagtatanong na yon. Ay paano natin mapagtatagumpayan ang Espiritu Santo? Ay di kapag ka pinipili mo ang tama. Yun lamang. Kapag pinili mo ang mali, Espiritu din naman yon. Masamang Espiritu nga laang. Kaya, ganun ang patunay. Mabait ba ako? Yung kapag ba, paggisik ko ba sa umaga, nagbubunga nga ang nanay ko, ako ba'y magagalit o hindi? Espiritu Santo yon. Yung pag umuwi ang iyong asawa ng lasing, magagalit ba ako hindi sa asawa ko? Espiritu Santo yon. Kapag pinili mo ang tama, nagtagumpay ang Espiritu Santo. Kapag hindi, ay di ibang Espiritu ang nagtatagumpay. Kaya, mga minamahal, sa ating pagpunta sa mga simbahang ganito, tanyot kahit napakainit, sino ko may sabi sa inyo pumunta dito? Ay, pagkakabanas na iyan, tanyo, naging napakainit. Ba't kayo naririto? Dahil gusto ninyo? Hindi. Dahil sa Espiritu Santo. Dahil sinasabi niyang may pangangailangan ka, lumapit ka sa Diyos. May gusto kang hingin, hingin mo sa Diyos. Gusto mo magpasalamat, magpasalamat ka sa Diyos. Kaya nga kahit malayo ito, dinadayo ninyo. Hindi dahil kay Padre Pio. Hindi. Huwag kayong magkakamali. Maling-mali yon. Huwag kayong pupunta dito para kay Padre Pio. Mali. Ang iniuudyok ng Espiritu Santo, yung dalhin kaniya lagi sa kanya, sa Diyos. Kaya tuwing makakaramdam tayo at inaanyayahan tayong gagawa ba ng mabuto o hindi, naway pagtagumpayin natin ang Espiritu Santo. Unti-unti, hindi naman humadalian sapagkat napakahirap maging mabuti. Napakahirap maging mabait. Akala ganun yung madaling maging mabait. Ito yung pag-uwi nyo mamaya, galing kayo sa simbahan. Diga, nagdasal-dasal tayo dito. Pag-uwi nyo mamaya, makakasulubo nyo inyong kumare na talagang siniraan ka ng matagal na panahon. O, diga, makakagigil ka. Pero dahil sa Espiritu Santo, pipiliin mo lagi kung alin ang mabuti. Madali po ba ang mabuti? Hindi. Mahirap. Lahat ng mabuti, pinaghihirapan. Lahat ng kabanalan, pinagdidesisyonan. Sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong laging kumikilala sa iyong Espiritu, sa Espiritu Santo, upang sa aking pang-araw-araw na buhay, sa napakaraming pagdidesisyon ng tama at mali, naway lagi ko siyang pagtagumpayin. Lagi kong mapili kung alin ang mabuti, kung alin ang tama, kung alin ang banal, magdudulot sa akin ng pag-ibig na walang hanggan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lupa'y layanig,
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay, ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan.
para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong mga QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong tulong ay malaking suporta sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, ngayon pong darating na May 19, bahagi ng ating pagdiriwang at mga gawain sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio, magkakaroon tayo ng free legal consultations. Ito po'y araw ng Linggo. Sa mga nais pong maka-avail ng free legal consultations, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya para sa mga detalye. At sa darating pong June 15, tayo magkakaroon ng First Communion dito sa Pambansang Dambana para sa mga batang nasa grade 4 at mga hindi pa nakapagkukomunyon. Para po sa mga nagnanais maka-avail ng ating komunyon, magpalista na po kayo sa opisina para po sa mga detalye. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayo magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.